Hey guys, it's Marky and welcome back to my channel. For this video, pag-uusapan natin ang STEM strand ng senior high school. Mahirap pa talaga sa STEM? Ano yung pag-uusapan sa STEM? STEM. Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ang STEM ay isa lamang sa apat na strands na academic track ng senior high school. Sinasabi ng marami na mahirap ang STEM. Maraming estudyante ang nasasabing ang STEM ang pinakamahirap na strand sa senior high school. Totoo ba talaga to? Totoo ba talagang mahirap sa STEM? Ang lahat ng yan, liliwanagin natin sa vlog na ito. So ito na yung 10 things you need to know about the STEM strand of senior high school. Number 1, Science and Math is the heart of the STEM strand. Lahat ng pag-aaralan nyo sa STEM is a study about the natural world through observation and experiment. Kapag nag-enroll kayo sa STEM, dito nyo matututunan ang advanced concepts and topics on different disciplines such as calculus, biology, physics, and even pure and applied mathematics. So basically, yung subjects nyo, meron kayong basic calculus, pre-calculus, meron din tayong general biology 1, biology 2, general physics 1 and 2, at meron din kayong general chemistry 1 and 2. At higit sa lahat, huwag mong kalimutan yung capstone projects at research project ng STEM. Because of that, you will learn the correct interpretation and analysis of data na kailangan talaga bilang isang STEM student. At hindi dapat kalimutan na kapag mag-enroll ka sa STEM, mahahasa din ang iyong reasoning skill. Kaya yun pa lang, if addict kayo sa math and science, then STEM would be a perfect strand for you. Number 2, the STEM essentials. Kapag ikaw ay nag-enroll sa STEM, kailangan mo talaga ng things or mga bagay na makakatulong upang ikaw ay makapasa sa iba't ibang subjects. Unang-una na dyan ang scientific calculator. I cannot emphasize this enough, but I should say that the scientific calculator should be your best friend when you enroll in STEM. Gagamitin mo yung best friend mo or yung scientific calculator on different computations and mathematics, dealing with formulas, solving equations, at iba pang subjects na kailangan talaga ng calculator. Kailangan mo rin ng periodic table. We all know that hindi natin kayang i-memorize yung lahat ng elements na nasa periodic table. So having a periodic table in your bag or in your pocket will really help you a lot when you enroll in STEM. Natural, kailangan mo rin ng ballpen. Minsan may mga theories and concepts and ideas na kailangan mong i-take note. Imposibleng makakapasa ka sa STEM pag wala kang ballpen. At sino ba naman ang hindi gagamit ng ballpen sa math? Sa STEM, kailangan mo talagang mag-take note para hindi mo makalimutan yung mga important information na ibibigay sa inyo ng teacher ninyo. After all, you really need this information for you to be able to answer your exams or pass the subject. Number 3, STEM is for the modern world. Science and technology are terms that are always connected and related with each other. Alam naman natin na yung technology ang nagpapagalaw sa mundo natin ngayon. Marami na tayong nakikita ang technological advancements at developments and even invention. So paano ba natin na-achieve yung pag-advance ng technology? Of course, through research, experiments, trial and error, and investigations. And in STEM, you will be able to experience all these things. You will be able to strengthen the relationship of science and technology through research projects, capstone and investigatory projects, and of course, building prototypes. Huwag mo rin kakalimutan na maraming computations sa STEM that will eventually lead to different innovations and inventions na magagamit natin in the future. Number 4. STEM will require lots of research. Sa STEM, of course, you cannot get away with research. In fact, sa STEM yata yung pinakamaraming research na gagawin. In this life, for sure, marami tayong tanong. Bakit ganito? Bakit ganyan? So because of STEM, we will be able to answer all these questions sa pamamagitan ng research, observation, calculation, at higit sa lahat, experiment. Because of research, we will discover the answers to our unending questions about science, technology, engineering, and math. Kaya naman, when you enroll in STEM, you should be very prepared on doing research projects every now and then. In the coming days, gagawa na tayo ng vlog on how to choose the right research topic for you para siguradong makakapasa ka sa mga research subjects ninyo. So be sure, hanapin yung subscribe button at click na yan for that video. Number 5, the STEM courses. So ano ba yung mga course na pwede mong makuha pagkatapos mong makagraduate sa STEM? Yung courses na makukuha mo is engineering, nandiyan na yung civil, chemical, electrical engineering, electronics and communication engineering, at yung iba pang field ng engineering, IT, computer science, or anything related to computer. Syempre the pure sciences, physics, chemistry, biology. Pwede ka rin kumuha ng teacher education majoring in science subjects, or any courses related to math. Medical sciences, for example, nursing. So in short,
This strand leads you to become the future scientists, technological analysts, engineers, mathematicians, programmers, doctors, at kung ano-ano pang mga professions na related to science, technology, engineering, and mathematics. Number 6, the STEM laboratories or lab. Ang 21st century learning ay kailangan ng hands-on at minds-on activities to make sure na maraming matututunan ang mga estudyante. Kaya naman if you enroll in STEM, you'll be dealing with hands-on activities, especially during laboratories. May mga laboratory schedule kayo sa chemistry, technology, at higit sa lahat, may laboratory schedule kayo when it comes to biology. Pwede kayong mag-dissect ng palaka. Number 7, STEM will help you develop your critical thinking. Critical thinking sa pamamagitan ng scientific and mathematical approach. Gaya nga nung sinabi ko, marami kayong gagawing scientific projects na kailangan ng matinding analysis, interpretation, and syempre conclusion. And problem solving na kailangan talaga yung inyong critical thinking. Dapat yung mga estudyanteng mag-enroll sa STEM know how to apply all these learnings into real-life situations. So, hindi lang dapat sa notebook at papel nakalagay yung learnings ninyo. A STEM student should apply all their learnings to real-life situations because that's what STEM is all about. Critical thinking is also needed in STEM because you will be asked to familiarize yung iba't ibang laws and formulas, especially on physics and mathematics. Sa mga susunod na araw, gagawa tayo ng video na kung saan tuturuan ko kayo kung paano gumamit or i-develop yung critical thinking nyo when you are in senior high school. So be sure to click subscribe para hindi kayo ma-lock out sa next updates ko. Number 8, STEM will give you a challenge of time management. Time management, syempre, for sure, sa STEM marami kayong gagawin. Marami kayong performance tasks na kailangan i-submit. And most importantly, kailangan yung gawin ito ng tama. Kaya ang dapat gawin ng mga estudyanteng gustong mag-enroll sa STEM is to set your priorities. Unahin kung ano yung pinaka-importante o unahin yung pinakamalapit na yung deadline. It's up to you. As long as you submit on time, wala kayong magiging problema. Huwag kayong mag-cram. As a STEM student, cramming is never a solution. It's even not a good way to beat deadlines. Along with time management, sa STEM din, kailangan mo ng patience. Patience when it comes to making prototypes, experiments, at higit sa lahat, investigatory projects. There will be times na magkakamali ka talaga. But in doing your projects, experiments, just keep on trying. Because after all, that's what trial and error or experiment is all about. To try and try and try again. Number 9, STEM will take you out of your comfort zone. If yung experience mo sa junior high school ay madali lang para sa'yo, sa senior high school naman, ibang-iba. There are things na magagawa mo na hindi mo inaakalang kaya mo palang gawin. Especially in STEM. There will be times na maghihirapan ka, maguguluhan, at iiyak. Marami akong nakitang umiyak sa mga estudyante ko. Pero huwag kang matakot. STEM will prepare you para hindi ka masyadong maging comfortable kung nasaan ka ngayon. STEM will help you explore things na kailangan talaga for you to be better in life. Number 10, STEM prepares you for the future. As we all know, we are moving towards technological and scientific advancement. We are already living in a modern world. For sure, as a STEM student, hindi ka maiiwanan sa pagbabago ng mundo. Because if mag-e-enroll kayo sa STEM, you'll be introduced to the different discussions of theories, concepts, and vital information that is needed for our future. Para sa future ng mundo, para sa future mo. At ito na nga, yung isa sa pinaka-importanteng dapat mong malaman tungkol sa STEM. The STEM jobs is the most high-paying jobs in the world. Ibig sabihin, if yung profession mo ay related to STEM, ito daw yung isa sa mga profession na may pinakamalaking sweldo sa mundo. So ano na? Handa ka na ba talaga mag-enroll sa STEM? If you think na para sa STEM ka talaga, please comment below dahil pag-uusapan natin yan. So that's it guys. I hope you learned something about the STEM strand after watching this vlog. And I hope hindi ka mahihirapan sa STEM strand sa pagbubukas ng klase. At higit sa lahat, don't forget to enjoy your senior high school life. Kahit maraming deadlines, maraming projects, maraming gagawin. In short, laban lang. So to end this video, let me just say na medyo challenging nga kapag nag-enroll ka sa STEM. Or medyo medyo lang naman, pero hindi ka naman siguro maghihirapan if you study, if you practice, and most especially, pray. At please, may request ako, i-share nyo din itong video na ito sa mga classmates nyo na hanggang ngayon, naguguluhan pa rin kung ano yung STEM strand. Please don't forget to check the description box below for more senior high school tips and advice. Please don't forget na mag-subscribe sa channel ko para naman ma-update ko kayo sa mga susunod kong videos. Laban lang!